Eto na guys, nagcha-charge na yung aking mini power station. Ayan. So, bale eto. Yan na. Nagcha-charge ako na mas maraming device dito. Isang Android phone, isang power bank, iPhone, tapos fan, 5 volts at 12 volts na ceiling fan. So, sabay-sabay yan. Ayan o. Habang nakacharge sa solar fan. Ngayon na guys, ipapakita ko na sa inyo yung step by step kung paano ko nga ba isinet up itong aking mga lithium polymer battery na 12 volts battery pack. So ito nga pala ay nanggaling sa power bank na Tranio 70,000 mAh katulad nito. Napanood niyo naman iba kong videos na ginamit ko to. So ngayon, papakita ko sa inyo. And by the way, ito nga pala ay naikabit ko na talaga dati. Nagawa ko na siya. Yun nga lang ay babaklasin ko ulit ngayon para pakita ko sa inyo step by step. And marami na akong nagamit dito sa setup na to. Yun nga lang, hindi ko talaga siya pinakita sa inyo kasi nag-trial and error pa. Kung marami akong ginamit na hindi gumana. So una, iti-check ko muna yung mga voltage ng battery at aalamin ko din kung alin ba yung positive at negative. Ayan. So ayan, 3.2 volts. So meaning, ang positive ay ito, ito ang negative. Pwede natin lagyan siya ng nitong pentel pen para mas maayos. Ayan, tama. So itong pagsamahin nating dalawa. Ito ay dalawa. Tapos ito namang kabila, taas. So ayan, 3.125, tama naman, ito yung positive, negative. So ang gagawin ko ngayon ay ipapag-parallel ko itong dalawa. So parallel na kaganyan. So dapat tama yung positive nila. Pareho itong negative, ito naman yung positive nila. So ayan. And next, dito naman sa dalawa, parallel ko din to. Ito, nawala ng dikit pala. Ayan. Tapos ito, paparallel ko din ng nakaganito. And then, lalagyan ko naman siya dito ng lagay, ng dikit para hindi pumatong or hindi dumikit dun sa kanilang case. Tapos, ito naman, ipapagdikit natin ng ganyan. Tapos, itong kabila ay ganun din. Yan. So, ito naman ay hinangan natin mamaya. Ito nang isa naman ay ganun din. So, lalagyan ko muna siya ng tape dito. O ganyan. Para hindi pumiglas, mawala. Ito. Tapos, lagyan ko rin ng itong patungan na to, foam. Dine. Ayan. Tapos, ito, papag-parallel ko din. Ayan. Tapos, ito, same din. Paparallel din natin siya na nakaganyan. Tapos, itong ating last ay same din. Ganon din yung gagawin natin. And next, para mas matibay, ay lalagyan ko na rin ng hinang. Isosolder ko na rin. Hindi kasi pwedeng naaalis, dapat talaga ay dikit na dikit para ayos yung connection. Next naman na gagawin ko ay isi-series ko na yung battery. So eto na. Ayan, tapos eto. So bali, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So kailangan silang magdikit-dikit ng ganyan. So ganito. Ayan, tapos talag natin siya ng wire papunta dito para siya ay mag-connect. Ayan. So, dapat ang lalabas dito sa dulo natin ay 12 volts. So, ito yung negative, ito naman yung positive. So, ngayon, try nating hinangan. Eto ngayon, i-check natin yung ating battery kung ilan na. So, dito muna tayo sa una. So, from 3.2 volts, ayan, 3.2 volts, naging, yan, 5 volts. Naging 5 volts na lamang. Medyo mahina nga pala yung battery, no? Low bat siya. 6 volts. So, pagdating sa dulo, siya ay naging 9.63 volts. Medyo mababa yung voltage natin kasi nga siya ay low bat. Ngayon naman, ang gagawin ko para mas madali ay babaloktotin ko na. Igaganyan ko na. Ayan. So, dapat maging ayos din yung setup. Yan. Pinakita ko lang sa inyo kanina na nakahabang ganyan para alam niyo yung pagkakasunod-sunod. So, bali ganito yung mangyayari. So, ayan. Ihinang natin to, ito din eh. Tapos, lagyan ko na rin siya ng tape para maayos. Ito namang ilalim, ilalagyan ko din ng karton, din eh. Ayan, para mas maayos namang tingnan. Para kahit ipatong sa sahig, ay hindi gaanong mapipirat yung ilalim. Ayan. So, ito na ngayon. Bali, ito yung ating positive. Ito naman yung ating negative. So, try nga nating i-measure siya multimeter kung tama nga. Ito yung ating positive. Ito ang negative. So, ayan. Meron na lamang tayong 9.63 volts. So, tama naman. And next naman ngayon, ilalagyan ko na siya ng BMS. Ang gagamitin kong BMS ngayon ay ito. Itong sa power central. Pero nakagamit na ako ng ibang BMS katulad nitong dalawa na to.
dalawa na yung nagamit ko pero naglegwak pa rin, hindi sila naging okay. In that case ay nagsayang na ako ng pera, nilagyan ko pa rin siya dito ng balancer pero waste of money. Kaya naman ito ngayon yung susubukan ko, mas mahal ng konti pero mas maganda yung quality at maaasahan. So ganito yung gagawin, itong negative, ito na mismo yung dulo natin. Ikakabit ko na yung negative dito sa mismong dulo. Ayan. And next dito sa kanyang wire, yung sunod na wire, ito yung kulay pula, ay dito naman siya. Yung sunod na wire naman, na kulay pula ulit, so bali ito yung kasunod, ay dito naman. And next, yung last naman na wire, itong dulong dulo, ay dito na sa dulo, which is yung positive. Ayan. And next naman, eto na. So, bali ito yung ating BMS. Ikakabit natin siya dito. Ayan. Nakaganyan. Tapos, itong negative naman ay ihinang natin dito. And after this, ang magiging negative natin ay ito. Ito, P negative. So, ito yung magiging negative natin. Ang magiging positive naman natin ay itong dulo. Eto. So, ayan, as we can see, meron tayong 9.63 volts. So, same pa rin. Wala namang nabago. Pero para mas malinis tingnan, ilalagyan ko din ng karton dito sa ibabaw. Ito na ngayon yung ating battery. Ayan, na-set up ko na. Okay na. So, bali, ito yung ating positive. Ito yung negative. So, this time naman, ang pangit naman kung ganito lamang, wala siyang case. Pero pwede itong gamitin sa solar setup. Pero ang gagawin ko ay ilalagay ko siya sa ginawa kong case. Katulad nito. Ayan. Meron siyang battery meter dyan, tapos itong ating terminal, mga DC port, tsaka switch. So ito, ilalagay ko na siya dito. So bali ganito. Dati ko pang nagawa ito, kaya meron na akong nakaprepare. Yun nga lang, inagkaroon ng problem dun sa BMS. Kaya naman ngayon ay hindi ko naging naayos. So ito ngayon, kakabit natin. So bali, ito yung positive din siya. Ang negative naman ay D ne. Pwede naman ang magamit itong setup na to kasi siya ay naka 12 volt setup na, naka 12.6. Meron na rin siyang kasamang BMS, tapos meron na rin kanyang kasamang balancer. Yun nga lang, ang pangit naman gamitin yung battery na walang kasamang case, baka kasi mabagsak pag napirat sira agad. Tapos ang gusto ko rin kasi is magkaroon siya ng kasamang battery indicator para malaman kung full charge na ba yung battery o hindi pa. Dito nga pala ay hindi na ako gumagamit ng tape kasi mas mahirap gamitin. Ginamit ko na lang yung heat shrink tube para isusuot mo na lamang yung wire tapos iinitan para mas mabilis yung kanyang dikit. Kapag tape kasi tapos medyo pawisan yung kamay, medyo basa, ay hindi nadidikit, nagatuklapan agad. At kung mapapansin nyo, meron na tayong kasamang terminal dito sa taas, yung parang tornilyo. And yes, galing yun sa tornilyo, yun lang yung kinabit ko diyan. Para feel mo talaga na parang meron kang 12 volts battery, yung sinusuot mo yung tornilyo, yung wire, tapos ihigpitan. So ganun lang yung ginawa ko. Nilagyan ko na rin ng kasamang switch para kapag binuhay mo yung battery indicator, ay dun lamang siya mabubuhay, dun mo lamang makikita. Kapag kasi laging buhay yung battery indicator, kakain din yun ng power sa battery, malulobat din agad. Lalagyan ko na rin nga pala ito sa loob ng MPPT solar charge controller, yung maliit lang, para kapag charge mo siya, hindi ka nagagamit ng external solar charge controller pa. Dito ko siya ilalagay sa loob, tapos lagyan ko ng charging port din sa labas. Tapos, bukod sa solar charge controller, ay lalagyan ko na rin ng kasamang buck converter sa loob para siyang power station talaga, makakapag-charge ka ng cellphone ng sabay-sabay. Ang gagamitin ko naman buck converter ay yung ginagamit ko na dati. Nakikita nyo yun sa mga vlog ko, yung apat yung USB port. Kaya niya maglabas ng 5 volts, 9 volts, tsaka 12 volts, maximum of 18 watts. Sabay-sabay yun, basta kaya ng battery. So, bali, ganito ang itsura ng kanyang loob. Medyo skip siya, pero napag-cache ko naman. Ang kulang na lamang dito ay blower. Importante yung blower dito para pag medyo mainit na yung loob, hindi mababawasan yung init, hindi siya mag-overheat. So dahil nga wala siyang blower, limit lang yung pag-charge dun sa kanyang internal buck converter o yung ating solar charge controller. Mga 60 watts lang pababa para hindi siya anong uminit. Eto na guys, yung final product natin. Eto na. Dito ko muna siya nilagay sa box ng CCTV. Ayan. Meron tayo dito mga saksakan ng USB port para pag-charge ng cellphone. Dito naman sa gilid pa. Ayan. Ayan. Ito yung ating charging port. Dito isasaksak yung solar panel, pwede naman dyan. Tapos meron pa siyang power button. Kahit isaksak mo yung charger dyan, pag hindi mo ito binuhay, hindi yan gagana. And at the same time, meron pa tayo dito sa taas. Ito, dito siya naglalabas ng 12 volts directo sa battery. Ito naman yung battery indicator. Ayan. Tapos ito yung ating mismong battery terminal. Pwede tayong maglagay ng load dito, yung 12 volts battery.
Tapos pwede rin tayo dito magsaksak ng charge controller. Pero as of now, try muna natin i-charge gamit itong power bank na to. Ito ay 60 watts na 20 volts. So ayan, naglalabas ng 20 volts yung power bank. And then ito naman, isaksak natin din eh. Ayun, nagkaroon ng laman. So ayan, kapag pinatay ko to, ayun, nawala. So ayan, so meaning siya ay nagcha-charge. Actually, meron siyang ilaw sa loob yung kanyang MPPT solar charge controller sa loob. Kaso hindi ko pa siya nalagyan ng butas dito. Kaya hindi natin makikita kung nagcha-charge nga ba siya sa loob o hindi. Pero malalaman naman natin yon dito. Ayan. Kasi nadagdagan na. Tapos kung meron meter ito sana, makikita pa rin natin. So try natin sa ibang power bank. So ito, isasaksak ko dito. Ayan, wala pa siyang watts na nilalabas. Kapag sinaksak ko dito, so let's see kung magcha-charge. So ayan, patay pala. Saksak ko muna ulit. Ayan, tapos buhayin. So ayan, 69 watts. Ayan, 69 watts yung napupunta dito sa power sa power bank na to. Hindi ko lang tawag dito power bank ba, power station, bahala na kayo dyan. Tapos ito, ayan o, nadagdagan na siya. So kapag pinatay ko, ayan, nag 70 watts. Kapag pinatay ko to, let's see. Ayan, nawala. Ayun, biglang nag zero. Then buhayin ko ulit yung charger. Yun, nadagdagan na. Tapos ito, tumaas na ulit. So ngayon, try na natin i-charge sa solar panel. So as of now, ang gagamitin ko munang solar panel ay ito. Ito yung bago kong billing solar panel. Ngayon ko pa lang siya gagamitin. Hindi ko pa siya nabibigyan ng full review sa YouTube kasi nga hindi ko pa siya tapos. Pero as of now, ito yung gagamitin natin. Ayan. Sa solar charge controller naman, hindi na tayo gagamit kasi nga, meron na tong sariling solar charge controller sa loob dito sa kanyang port. So, gagamit na lang ako ng MC4 connector. So, ito. So, ayan. Dito muna. Ito. Gagamitin nga pala ako nitong USB meter para makita natin kung ilang watts nga ba yung mapupunta dito sa ating power bank. So, ikakabit ko muna yung ating MC4 dito sa dulo. Pero kung gagamit naman ng solar charge controller, pwede rin naman gumamit yung mga MPPT or pwede PWM. Basta para sa lithium battery. Lithium. Ito. Ayan. Medyo mainit lang dito kasi mainit din nga. Medyo maikli yung wire. So, try na lang natin muna din eh, sa ilalim. Ito. Buhayin ko muna to. So, ayan. Low bat talaga. So, dito naman ito, meron tayo ditong 19 volts. Ayan o. Wala pang power. So, isaksak natin din eh. So, ito, ayan, meron na. Patayin ko ulit. Ayan. And, ayan, meron na. So, tingnan natin dito kung ilan nga ba yung power na nakukuha. Ayan, nasa 40 watts yung nakukuha. So, ngayon dito ko rin siya kakabit sa power station, naka 20 volts at ginagamit ko pa rin itong USB meter para matrack natin kung ilang watt hour yung makukuha. Dito sa solar panel, siya ay nakakuha na ng, so ito, let's see natin, nakakuha na siya ng 101 watt hour. So, i-charge natin din eh. Ayan. Huwag lang tumagalaw. So, dito, ayan, kumukuha ng 80 watts. Nakakuha ng 80 watts yung battery. Napansin ko nga pala guys na mabilis uminit kapag yung solar charge controller sa loob yung gagamitin ko. So, kasi limitado lang yung current noon. Nasa 5 to 6 amps lang yata yon, kaya mabilis iinit. Baka naman mag-overheat to. That's why ang gagamitin ko ngayon ay itong solar charge controller na LJoy. Kasi mas mataas naman to. So sinet up ko yung kanyang output voltage dito sa, lagyan natin sa 12.6 volt. Ito, 12.6, ayan. 12.6 volt kasi yun lang naman yung maximum power or maximum voltage na kayang tanggapin nitong 12.6 battery. Yun na yung para safe kahit mag full charge na okay lang. So, ito yung positive, ito naman yung negative. So, ito, base dito, nakapagbigay ng 4 amps papunta dito sa battery. Ayan o. 3 to 96 amps. So kapag malapit na ma-full charge itong battery na to, ay pababa ng pababa ang current na yan. Malalaman natin kung full charge na ba siya o hindi. So iwanan natin yan dyan. Ito ngayon yung power bank. Ayan siya ay full charge na. Ayan no, nasa 0.8 amps na lang yung pumupunta, yung pumapasok. So meaning siya ay full charge na talaga. So remove natin to. Ayan. Ganun pa rin. So full charge na talaga. Patayin ko na to.
Yan. So, ito ngayon, tatry natin sa TV itong ating power bank, power station na to, battery. So, ito, first of all, gagamitin muna natin yung kanyang 12 volts terminal dito. Gagamit tayo ng inverter. So, ito yung gagamitin kong, oops. Ito yung gagamitin kong inverter ngayon, yung modified sine wave. So, ikakabit ko muna din eh. Ito, ikabit ko muna. Ito yung positive. Sana kasya lang yung terminal. Ayun, kasya naman. Buti naman. Tapos, ilalock ko dito. Ito. Para secure yung connection, hindi lumuwag. Tapos, ito naman yung negative ID ni. So, let's see. Yan. Ayan. So, siya naman ngayon ay full charge. Ayan, full charge naman siya. So, try natin dito. Eto, buhayin ko yung inverter. So, ayan, nabuhay naman. Tapos, itong saksakan naman. Saksak na natin din eh. Ito. Ito, nabuhay na yung TV. Meron siyang pula. Turn on natin to. So, hopefully gumana. Pero, so, pagagana naman to siguro. Ayan, diba? Working naman. Ayan. Subukan natin yung mga pinakamatipid na paraan, which is dito tayo sa ano, sa male to male jack. Isasaksak ko tong male dito kasi 12 volts din naman yung output niya. Tapos isasaksak ko naman yung 12 volts jack dito sa port niya sa likod para direct 12 volts na lang. Din eh. So, eto, meron siyang kulay pula, so gumagana. Try natin buhayin. Ayan. Ayan, di ba working din? So, ito yung mas matipid kasi direkta siya sa battery. Yung battery naman ay 12.6, hindi na siya tataas doon. So, safe naman siya. So, another dito ay try naman natin yung decoy. Isasaksak naman natin siya dito sa USB port. Meron kasi siyang mga USB dito. Ano ba ito? Ikutin. Ayan. Isasaksak ko dito sa kanyang mga USB. So, eto. Sasaksak ko ulit yung 12 volts port din eh sa likod. Alisin ko na tong isa. Tapos, eto naman. So, let's see. Ayun, meron ng pula. Try nga natin to. So, siguro gagana rin yan. Again. So, ayan, gumagana. So, ngayon naman, dito ko siya ikakabit dito sa ating pure sine wave na inverter. Tapos, gagamitin natin tong electric fan. So, try natin dito kung gagana. Although for sure gagana naman to kasi 60 watts lang naman tong electric pan na to, mas bababa pa nga minsan. Pero syempre maliit lang kasi yung battery nito. Ito yung battery lamang ng power bank na 259 watt hour yata yon. Bali 259 watt hour siya. So, see? Ba lumalagitik na nga, nagsaspark na. Try natin din eh. Hindi nga lang kasi yung kanya sa battery terminal. Pero okay na rin to. So, ganyan na lang muna. Buhayin ko to. Yan, di mo kaya. 12.3 volts. Mababa talaga ka siya. So, kakabit ko din eh. Ayan. Gag. Yups. Kumagana. Ito naman. Ayun. Full charge, full bar pa din siya oh. Ito. Ito, ayan oh. Bali, full charge pa naman siya ngayon. Ayan. So, try na rin natin buhayin yung TV. Ito. Yan. Tapos, sabayan pa natin ang wifi. Buhayin din natin tong wifi na to. So, bali, para mabuhay siya, ay gagamit ako ng 12 volts port. Ito dito. 12 volts jack. Din eh. Tapos, dito sa wifi. So, ayan, buhay na yung wifi. So, bala ito guys, gumagana na. Ayan. Electric fan, nakakabit sa inverter. Tapos, itong TV, nakakonnect dito sa 12 volts USB port. Tapos, itong wifi naman na nakabit dito sa 12 volts jack. Ayan. So, pero itong wifi naman ito, pwede rin siyang ikabit dito. Kaso, wala na akong decoy. Kaya, doon ko na lang inilagay sa 12 volts jack port. Ayan. Alam kong niloloko ulit.
Ngayon naman guys, isusubukan ko na rin itong power bank na to dito sa 12 volts ceiling fan. Gumamit na lang ako ng 12 volts jack para magamit. So ito gumagana naman, balance siya ngayon ay nakadirect sa battery. Matipid lang naman tong 12 volts ceiling fan na to kaya matagal siyang malalobat dito. Ayan, working naman yung 12 volts ceiling fan dito kasi matipid lang naman siya. Yun nga lang, hindi ko rin alam kasi kung ilan talaga yung capacity ngayon ng power bank na to. Kaya mas magandang itest muna natin kung ilan na nga ba yung actual capacity niya ngayon. Ngayon nga ay dinischarge ko muna siya sa 60 watts para mas mabilis malobat. Nakakainip kasi mag-capacity test kapag didischarge mo siya sa mahinang ng power, sobrang tagal. So ito, after mga ilang hours, ito, nakakuha naman tayo dito ng 210 watt hour. So ayun yung kanyang actual capacity ngayon, nasa 210 watt hour. So mataas na rin siya kung tutusin. So ngayon guys, isi-charge ko siya ngayon gamit yung 100 watts na solar panel. And at the same time, gagamitin ko din tong MPPT solar charge controller ng Elejoy. So ito muna, galagyan ko siya ng wire. Din eh. Ito yung MC4 connector. So dapat lang ito inasama, tingkad yung sikat ng araw. Kaso lilumpa ngayon. Kaya dito na lang muna. Ikukunik ko naman siya dito sa step down MPPT solar charge controller na to. Dito sa PV input, dito yung positive, eto kulay pula. Tapos negative naman ay sa kabila. So ayan, gumana na. So let's see kung ilang volts ba to. 17.9. So ang gagawin ko lang ay i-adjust ko yung output voltage ito. Lalagay ko lang sa 12.6. Ito. That's okay. Kapag naka 12.6 na, so yun na yung enough voltage para ma-charge yung 12.6 battery na nandito. So lalagyan ko naman itong alligator clips. So ayan yung solar panel, hindi masyadong malakas yung sikat ng araw. Pagdating naman dito, ayan, 12.6 volt at 0.7 amps lamang muna. So full charge naman kasi ito kaya mahina pa yung power niyan, ayan. Tapos mahina pa naman yung sikat ng araw kaya mahina din yung current dito. So try naman natin mag-charge ng mga device sabay-sabay. So ayun, nag-charge na. Tapos i-charge ko na rin tong isang power bank. Type-C din, fast charging na rin. So ayan, nag-charge na. Tapos isa pang fast charging pa rin, Android phone din eh. So ayan, nag-charge din. And then sasabay natin tong isang electric fan. Ito yung isang fan natin, 5 volts. Isasaksak ko dito sa huling-huli din eh. Wait. So ayan, gumagana rin, umiikot. And then meron pa tayong isang 12 volts fan. Dito ko man siya isasaksak sa itaas. Ayan, gumagana lahat sabay-sabay. Tapos ito, tumaas na rin yung current. So ayan, medyo lumakas yung sikat ng araw. Tapos dito naman, ayan o, tumaas yung current na ng solar panel. Ayan, naging 2 amps na. Kasi nababawasan na yung power dito sa battery. Pag pinatay ko to lahat, ayan, biglang baba na din, ayan. Kasi nga full charge yung battery. Ayan. Ayan. So ayun lang muna yung review natin for today's video. Sa sunod na video naman, bibigyan ko ng full review itong solar panel na ito ng Ryzen na 12 volts daw. Pero nasa 17 volts din naman, kaya pwedeng-pwede rin sa mga solar charge controller. Gagamitin natin siya sa solar water pump. And at the same time, itong ating solar charge controller ng ng Elejoy, gagawin din natin kasama to. So, kung mayroon pa kayong request, just comment lang sa ating comment section below.